Ay, hi Kyla. Kamusta ka ngayon? Yun totoo. Okay. So Kyla, may issue ka na ongoing still ngayon na sinabihan nyo daw yung rider ng Food Panda na magnanakaw ng lasagna. So natulfo kayo, pinag-usapan, binantikos, tinapakan ngayon sa social media. Ano yung nararamdaman mo? Bakit masakit? Kasi sa totoo lang po, hindi naman po talaga ako yung nagsalita ng word na magnanakaw kay Kuya Aljuna. And nadamay lang po ako. Kasi po ako, akin po yung account na yun. So, account mo yung pinang-post. So, kumbaga parang ginusto mo rin ba yung mga nangyaring pambabatikos dun sa rider o hindi? Bakit mo nasabing hindi? Kasi hindi po ako aware na na-post po yung video yun. Kumbaga parang hindi kinuha ni Sir Juma yung permission mo ng account mo na i-post yung video na yun, tama ba? Yes. Kumbaga parang hindi nyo muna pinanood ng full yung video bago i-upload. Okay. So, ngayon, Kyla, naapektuhan ka ba sa mga pamabatikos na tao dahil ngayon nakikita ko sa comment na napakasakit ng mga sinasabi sa'yo, gaano ka naapektuhan? Sobra pong masakit. Siyempre as tao din po. Na, opo, aminado po ako na nasaktan din po si Kuya Aljuna. Pero bilang tao din po, nasasaktan din po ako. Kasi grabe na din po kasi yung mga sinasabi nila sa akin. Meron na nga po patong yung ulo ko na 50,000 po. Kapalit ng buhay ko. So, madaming death threats na umaano sa'yo. Alam ko na nasasaktan ka kasi pati ang nanay at tatay, mga kapatid mo na dadamay sa pamabatikos, sinasabihan na basura yung pamilya nyo, na upakali ang pamilya mo. Alam ko masakit yon. Pero alam mo, hindi ko na lang ipapakita yung mga lastas na ginawa mo nung isang gabi nung matapos yung tulfo mo dahil bawal to sa ating video dahil baka mamaya makatigger to na mag-suicide ng ibang tao. Bakit mo nagawang gustong tapusin yung buhay mo sa araw na yun? Kasi sa totoo lang, di naman po talaga ako yung nagbitaw ng salita na magnanakaw po. Miskin na kung napanood yun po yung video na full video na nagulat din po ako. Hindi ko po yung expect na sasabihin po ni Juma yun. Kasi sa social media po ang lumalabas, ako po yung may kasalanan. Sa lahat po ng tao, galit po sa akin. Halos murahin po ako na mamatay ka na, wala akong kwenta. Siyempre, parang ako po, alam ko sa sarili ko na wala po akong ginagawang masama. Nakapagbitaw din po ako ng red na buwisit ka. Pero ako po, para sa akin, kung kilala niyo po ako, yun po yung ginagamit kong red sa lahat po. Parang sa akin, biro lang po yung ganun. Pero kung sa inyo po, hindi, naiintindihan ko po. Pero yung word na po ng magnanakaw na yun, hindi po ako nagsalita nun. So hindi mo minimin yung mga sinabi dun sa writer? Kumbaga, hindi mo talaga ginusto yung mga nangyari na yun. Ngayon, Kyla, bibigyan kita ng oras. Sabihin mo sa akin kung handa ka na, anong gusto mo sabihin sa taong sambayan na binabatikos at inaapakan ka sa social media? Naiintindihan ko po yung side nila na nagalit po sila sa amin na dahil na inaapakan daw po namin yung writer. And naiintindihan ko rin po yung side ni Kuya Aljuna. As a person, masakit din po. Pero para sa akin din po, mas doble po yung sakit. Kasi alam ko po sa sarili ko na nadamay lang po ako. And hindi ko rin po ginusto yung mga nangyari. Kung ganun pa rin yung sitwasyon, bakit kailangan mong makisama kay Juma? Bakit ginusto mo? Ginusto mo ba na makasama si Juma sa mga ganitong pangyayari o hindi? Hindi po, kasi hindi ko rin po ini-expect talaga na mangyayari po yung ganito. Kasi mabait po yan si Juma, maalaga pong tao, marami po nakakalala sa kanya. Pero yung ganito pong side, hindi ko po alam. Wala po akong alam. Pero
ganun po kasi talaga siya. Kapag masyado siyang masaya, nakakapagbitaw po siya ng sarili, mga salitang ganun. Ako baga pagmaligaya ng isang tao kung ano na lang lumalabas sa mga bibig nila. Oy, bakit pinayagan, let's say, hindi mo siya pinayagan na i-post yung video sa account mo, bakit mo naman hinayaan na hawakan niya yung account mo? So, ano po, nung time na po nun, hindi ko po talaga in-expect na ma-i-upload po yung video na yun. So, kinabukasan po na yun, okay pa po, wala pa po kami natatanggap na reklamo. And kinabukasan po, tumawag po yung manager sa akin ng Greenwich na which is nagre-reklamo nga daw po si Kuya Aljuna. So, naghanap po kami sa barangay kasama ko po yung tatay ko. Wait. So, naghanap na pala kayo sa barangay matapos ang Tulfo o bago pa mag-Tulfo? Bago magkaroon ng Tulfo. So, nagka-arigluhan na pala kayo? Opo. Nagkaayos kayo sa barangay? Hindi po pumayag si Kuya Aljuna. Ang gusto niya po talaga, makasuhan po kami. Okay. So, sa part na nagkabaranggayan kayo at hindi nga kayo nagkaarigluhan, bakit tumantong sa pagtulfo? Para sa iyo ba, malaki ba yung kasalanan na nagawa mo sa kanya? Hindi po. Kasi hindi naman po talaga ako yung bitaw ng breath. Okay. So, ngayon, gusto ko sana na bigyan ka din ng oras na magbigay ng mensahe dun sa rider na yon. Anong gusto mong sabihin dun sa rider ng Foodpanda na yon? Hello po, Kuya Aljuna. Kung mapapanood mo po ito, nangyayin po ng pasensya. Kasi, alam ko po sa sarili ko na hindi ko po ginusto lahat ng nangyari. Hindi ko po aasahan na papupunta po tayo sa Tulfo na isa sa isang breath lang po na hindi ako yung nagbitaw. Sobra po, sorry. Di ko rin naman po ginusto lahat ng nangyari. Nagsisisi po ako. Since nagsisisi ka nga, nakikita ko naman yung sinseridad sa mga mata at pananalita mo. Kayla, a piece of advice na sana maging silbing leksyon sa iyo to na before you click or before you post, think about it kung makakabuti ba sa iyo to or kung makakasama. At eto pa, piliin mo yung taong sasamahan mo at pakikisamahan kasi hindi lahat ng tao ay nakabubuti sa iyo. Marami akong kakilala na napasama ang imahe dahil yung mga kinakasama nila sa paligid nila hindi mabuting ehemplo para sa kanila, kaya sila napapahamak. Ngayon, Kayla, last word or last message yung mga taong sumusuporta pa rin sa'yo hanggang ngayon? Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po ng nagdi-DM sa akin, mga nagpipiyan po sa akin na cheer up, kaya mo yan, malalagpasan mo yan, huwag mong intindihin yung mga negatives, intindihin mo yung positive. Sobra po nakakatulong sa akin kasi mabuta po ako sa naisip ko na po yung mga suicidal thoughts kasi syempre pati po yung pamilya ko nadadamay. At hindi lang noon, Kayla, ang nalaman ko, halos 7 brands daw ang umatras i-cancel ang mga project na dapat na meron ka ngayon. Anong gusto mong sabihin sa mga brands na yun pagbalik mo sa social media? Nadamay lang po ako. Inuulit ko po, nadamay lang po talaga ako. Sana po, bigyan niyo po ako ng pangalawang magkakataon na bumawi po sa inyo lahat. Ayun, Kayla, tapos na tayo sa ating vlog interview. Maraming salamat at pinayagan mo kung interviewin ka ngayon. Kayla, magpaalam ka na sa mga viewers mo ngayon. Tumapos po ng video and sa lahat po ng sumusuporta sa akin, gusto ko rin po ulit magpasalamat sa inyo. Ipapahinga lang po ako. Babalik po ako. Ipapakita ko po sa inyo na eto pong kailan to, magpapasaya po ulit sa inyo.